Noong hapon na yun, nakatanggap ako ng tawag mula sa anak kong si Gab. Hello? Yes, anak? Are you sure? Really? Ikaw mismo nakaalam? Okay, I'll take care of everything. Mauna ka na sa party, ha? I'll see you later. Personal siyang pumunta sa DNA testing center para makuha ang DNA results nilang dalawa ni Ate Wong. Doon din niya nalaman na hindi siya ang tunay na anak ni Adam. Agad akong pumunta sa opisina ni Adam para may iwanan doon bago mahuling lahat. Pero pagdating ko doon, nandun si Adam. Akala ko nakaalis na siya pupuntang party. Bala ko sanang umatras. Pero huli ng lahat, nakita na ako ni Adam. Ang ginagawa mo dito? Niloko niyo ako mag-ina? Ha? Adam, I can explain. I don't need your explanation. Wala na. Hindi na, oh. Ang preba. Kababasa ko lang ang resulta. Hindi ko naman alam yan eh. Buong buhay ko, ang alam ko, ikaw ang ama ni Gab. Kalokohan! Kalokohan! Sinama ko na sa last will and testament ko si Gab. Thinking at umaasa, Amanda. Nang pagkaroon ako ng sarili kong lalaking anak, pero niloko niyo ako. Wala kayo. Ipadadagpot ko kayo. Adam, maawa ka naman sa akin. Hindi naman alam ni Gab to eh. Ako may kasalanan ng lahat. Ikaw. I don't need your explanation, okay? Wala na. Papalitan ko ang buwin na to. Papalitan ko. Maawa ka naman sa amin. Hindi talaga alam ni Gab ang mga nangyari. Ako lang lahat to. Huwag mo kami ipakulong! Shut up! Huwag mo kami ipakulong! No! Shut up. Just, okay. Just get out. I don't want to have anything to do with you anymore. Kayo mag-ina. Umalis na kayo sa buhay ko. Don't go. Maawa kayo sa akin. Walang kasalanan si Gab dito. Naawa ka! Ako lahat na may kasalanan nito! Naawa ba kayo sa akin? Please, no, please, Adam, get... please! Amanda, get... Maawa ka sa bata! No, no, get out of my life, no. Please. I don't want to see you anymore. I don't want to... Maawa ka! Maawa ka, please! Please, maawa ka sa anak ko! Gab, come on! No! Get... please! Get out of here! Sige! Magpapakamatay ako!
ako! Amanda! Magpapakamatay ako! No! Ipahin mo yung Will! Walang kasalanan si Gab dito! No! Pitawan mo yan! Huwag mo pagkaroon yan! Yes! Okay? Relax. Magpapakamatay ako! Huwag mo kahawakan! Huwag mo kahawakan! Huwag mo kahawakan! Aksidente ka! Amanda, please! Dad! Aksidente yung pagkakabaril kay Adam. Pati ako nabilintang sa nangyari. Wow! Adam! Hindi ko talaga sinasadya! I'm so sorry. Bumaba si Lucy to God knows where. Ako naman umakyat para kunin ang murder weapon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa murder weapon. Dapat itatago ko, pero kinuha ko.
sa isang restroom ako ng sixth floor. Nagtago. Buong magtamag. Kinabukasan, lumabas ako. Walang katao-tao sa opisina. Tahimik. Walang makikialam. Walang witness. Hanggang inaresto ako at tinala sa presinto. Binigyan nila ako ng abogado. Pero sabi nila, marami na silang ebidensya laban sa akin. I'm ready to fight anytime. But I know at this point, anything can happen. I'm so sorry. Hindi ko sadyang patayin si Adam Wong. Aksidente yun nangyari. I'm sorry. Ma. Pag nilaban ko pa yung kaso, baka imbestigahin pa yung party mo sa will. Tayong dalawa maghihintalunan. Pero hindi mo dapat inako ang lahat. Ayoko madamay ka pa. Isa man lang sa atin magkaroon ng magandang buhay. Kahit makulong ako, ilabas mo pa rin ang original will. Napatago. Tapos umalis ka na. Umalis ka na dito. Magpakalayo-layo ka. Huwag ka nang bumalik. Pati ako, huwag mo akong balikan. Ma, huwag mo sabihin yan. Ito na lang ang kaya ko ibigay sa'yo. Ang bigyan kita ng kalayaan. Ma, wow. Amanda, nakausap ko ang mga imbestigador na humahawak ng kaso nyo. Lumalabas na nameke kayo ng DNA results. Madadagdag pa yan sa mga kasong hinaharap mo at haharapin mo. The accused, Amanda Del Mundo. Guilty. Beyond reasonable doubt for the crime of homicide committed upon Mr. Adam Wong and sentencing her to 12 years, 4 months, and 1 day as minimum to 20 years of reclusion temporal as maximum. So ordered. Wherefore, we find the defendant, Gabriel Del Mundo, guilty for violation of obstruction of justice and is hereby sentenced to suffer the penalty of prison correctional for 4 years, 9 months and 11 days to 5 years, 4 months and 20 days, so ordered. Na, bakit ho? Anak, naaalala ko lang ang papa mo. Actually, lagi ko naman siya naaalala.
Lagi siyang nasa isip ko. Yung huling beses na nahawakan ko siya. Yung huling hininga niya na... Anak, nandun ako. Anak! Buong buhay ko, minahal ko ang papa mo. Alam ko mali. Pero hindi talaga siya mawala sa puso ko. Mahal na mahal ko siya, anak. Ang sakit-sakit lang na yung huling pagkakataon na nagkita kami. Hindi man lang kami nagkapatawaran. Hindi kami nagkausap. Kami din nga ni Papa eh. Hindi ko man lang siya nahawakan. Hindi ko man lang siya nayakap. Na sana ginawa ko ng... na maraming beses na nabubuhay pa siya. Pinagdarasal ko na lang na sana... sana napatawad ako ng Papa. Sa mga hindi namin pagkakaintindihan. Sa mga bagay na pilit kong nilalaban kahit na... alam ko na mabigat yun sa loob niya. Anak, sigurado ko naiintindihan ka niya. Pareho kayong boom. Parehong matapang pero may paninindigan. Anak, nasaktan siya. Pero may katuwiran ka. Mabibigay na ang hustisya para kay Papa. At yun ang pinakamahalaga, Ma. Kahit mahirap ang nangyayari ngayon, naisip pa rin ng Papa sa huli na mahalaga tayo. At mahal na tayo lahat. This court finds the accused, Lucy Wong, not guilty for the crime of murder for failure of the prosecution to present proof which shall prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. Nakuha ng kasera ni Amanda ang original copy ng last will ni Mr. Wong. Inireport to sa amin agad last week. Pinacheck na rin namin sa mga eksperto ang dokumentong to. At confirm and fully verified nga, ito ang tunay at nag-iisang kopya ng nawawalang last will ni Mr. Wong. Papadala na namin to sa abogado ng kumpanya nyo at sila na bahalang mag-take over from here. Wala na kayong tanong, tapos na po tayo. Salamat, Simon. First name basis? Close kayo? Baka kaya napabilis at matindi ang paghahanap dahil dito. Hindi ho namin sinadyang hanapin to, Mrs. Wong. Uulitin ko ho, inireport ho sa amin ang kasera ni Amanda. Wala pala talaga kayong nagawa bukod sa mabagal kayo. Ang swerte nga naman, dumadating kahit sa hindi karapat-dapat. Mrs. Wong, mabuti nga hindi nagtagal ang kaso ninyo at di kayo nahatulan. Alam niyo ba na malaki na itulong ni Gia sa kaso ni Mr. Wong?
Siya nakahanap ng mga konkretong ebidensya para mapatunayan na si Amanda Del Mundo ang salarin. Mga CCTV records mula sa Dragon Empire at katabing building nito, DNA test results si Gab Del Mundo at ni Mr. Wong. Kundi ho dahil kay Gia, malamang naghihintay ho kayo sa isang walang kasiguradong kalayaan ninyo. Well, wala naman kaming hinihinging tulong kahit kanina. We could have done it without anybody's help. True. Are you expecting a thank you from us? That will never happen. Hindi naman namin hinihintay na magpasalamat kayo sa amin. Dahil hindi naman namin ginawa yun para sa inyo. Lalo na para sa paglaya niyo. Swerte lang na nadamay ka. Ginawa ko yun para sa hustisya para kay Papa. Yun lang at wala nang iba. Malaya ka na ngayon, Lucy. Sana gamitin mo yung bagong kalayaan mo para sa mabuti naman. Hindi na tayo bumabata. Sana may natutunan tayo sa mga pinagdaanan natin.